Kamusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Roel at sa araw na to, pag-aaralan natin ang panlapi. Tignan natin ang tren na ito. Ang tren ay binubuo ng mga kwarto na may mga upuan at ang tawag natin doon ay bagon. Hindi maaaring maging isang tren ang isang bagon lamang. Dapat maraming magkakarugtong ng mga bagon upang makabuo ng isang tren. Mas maraming dugtong-dugtong na bagon, mas mahaba ang tren. Kagaya ng tren, maaari nating pahabain ang mga salitang ito. Walis, walisin, basa, magbasa, isda, palaisdaan. Ngunit ano nga ba yung mga letra at mga salita na kinakabit natin sa unahan o sa hulihan ng isang salita? Sila ang tinatawag nating mga panlapi. Ang panlapi ay mga letra o salita na dinurugtong sa salitang ugat. May limang uri ng panlapi. Unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan. Unlapi, ito ang panlaping kinakabit sa unahan ng salitang ugat. Inom, uminom. Sama, kasama. Kita, nakita. Bigay, nagbigay. Kain, kakain. Akyat, umakyat. Klapi. Ito ang panlaping kinakabit sa gitna ng salitang ugat. Sayaw, sumayaw. Sipa, sinipa. Kanta, kumanta. Kaway, kumaway. Pisa, pinisa. Sulat, sumulat. Hulapi. Ito ang panlaping kinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Agaw, agawan. Punas, punasan. Laba, labahan. Langoy, languyin. Tanggap, tanggapan. Dagan, daganan. Kabilaan. Ito ang panlaping kinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Sayaw, magsayawan. Basa, nagbasaan. Tanong, katanungan. Lagay, kalagayan. Init, pag-initan. Kain, pinagkainan. Laguhan. Ito ang panlaping kinakabit sa unahan, gitna, at hulihan ng salitang ugat. Sikap, pagsumikapan. Sigaw, ipagsumigawan. Sabi, mapagsasabihan. Tawa, mapagtatawanan. Hingi, mapaghihingian. Talon, magtatalunan.